Timothy Bradley sumabog sa galit. Dapat panalo daw si Francis Ngannou. The title of that card. Ngannou won that fight, bro. Boo. Ngannou won that fight, bro. I'm sorry. Ayon nga po sa video ng ProBox TV, nakipagtalo si Timothy Bradley kay Pauline at Chris Algieri. Sinabi kasi ni Pauline Malignaggi at Chris Algieri na panalo pa rin si Tyson Fury. Although maganda ang pinakita ni Ngannou, naka-score ng isang knockdown at maganda ang pinakita sa round 8. Pero nakuha pa rin daw ni Fury ang kalamangan sa ibang round. Pero salungat nga ito sa nakita ni Timothy Bradley. Pinagpilitan na lamang si Francis Ngannou by 1 points. May mga round umano na close fight at pwedeng ibigay kay Ngannou at Tyson Fury. Pero mas malinis umano ang power landed ni Ngannou kumpara kay Fury. Isama pa ang pagiging aggressor ni Ngannou at isang knockdown. Dapat daw idumina ni Tyson Fury dahil siya ang champion at matagal nang lumalaban sa boxing. Kaya nagipagtalo si Tim Bradley at nanindigan na panalo si Ngannou by 1 points. Pero ayon naman kay Robert Garcia na batikang trainer, hindi lang daw sineryoso ni Fury ang laban. Kahit sinong heavyweight boxer umano ang kalabanin ni Ngannou, hindi pa rin mananalo kung seryosoin ang laban. Kahit si Anthony Joshua at Wilder, inak-out lang ng mabilisan si Ngannou. Sa ibang banda ayon naman kay Shakur Stevenson, gusto na rin lumaban sa isang MMA fighter. Gusto raw mambugbog ng MMA para ipakita na may ibang level sa boxing. Binanggit nga po ni Stevenson ang pangalan ni Sean O'Malley na isang American MMA fighter. Ito ang nagamon kay Tang Davis at Ryan Garcia. Ito ang nagsasabing next Conor McGregor at gustong pasukin ng boxing. Kaya ito ang gustong bugbugin ni Stevenson para ipakita raw sa mga MMA fighter na may level sa boxing. Matatandaan na sinabi rin ni Stevenson na tatalunin niya ang prime ni pambansang kamauman ni Pacquiao. Kakayanin daw niya i-outbox si Pacman at tatalunin sa puntos. If you were to fight Pacquiao in his prime, how would that go? I think I was smoking Pacquiao. In his prime? Yeah. I think I like Pacquiao. But... Pero kung prime ni Pacman, mga tol, mukhang malabong kakayanin ni Stevenson dahil ibang pressure ang gagawin ni Pacman dyan. Sa ibang banda naman, Tang Davis sinabi na si Mayweather pa rin ang best fighter at best ever. Lagi raw niya pinapanood si Mayweather mula pa nung bata pa. Kaya idol daw niya si Mayweather at ito ang best fighter. Samantala, sinabi naman po ni Pacman sa kanyang interview na pwede niya labanan si Tang Davis sa 147 or 145 pounds. May balita rin tungkol sa posibleng laban ni Pacman kontra Amerikan.